Muli po, MRTDJLP ang inyong DIY. So, bali ang gagawin natin ay magsusukat tayo ng resistance. So, simulan natin, no? Magsimula tayo rito, no? Magsimula tayo rito sa line 2, at saka dun sa isang terminal ng kapasitor o isang wire na papuntang kapasitor galing nito. So kung magkasama sila o nakatay sila, ang ibig sabihin, itong green na wire na to, at saka itong common o kaya line 2. So ibig sabihin, walang resistance yan, tutunog lang, so 0. So, ayan, 0. So, ibig sabihin, walang resistance magkasama. 0. So, may difference na 1. So, okay na yon. Ano siya? 0. No? So, yun, nag-0 na. So, pwede na natin itong i-out sa pagsusukat. Itong isang linya ng kapasitor na ano. Pwede na natin itong i-out sa pagsusukat. Ang gagamitin na lang natin yung common o line 2 kasi sa kapasitor din naman kasama. So ang una natin kukunan ng resistance ay 1 and 2. So 1 and 2, fifty-three ohms. Ilagay natin 53 ohms. No. Ang susunod natin susukatin ay 1 and 3. 1 and 3. So Ibang motor na to. Bukas tong motor na to. Oh. Kung makikita nyo, bukas yung motor na yan. Hindi yan yung motor na tinetesting natin na umaandar. Bukas yung motor na yan. Oh. Ito, bilog butas. So, yan. Sunod natin susukatin ay 1 and 3. So, one hundred fifty ohms. Ang susunod natin susukatin ay 2 and 3. So 101 ohms. Ang susunod nating susukatin ay
sa number one. Sa number one. Ang mahaba-haba ito. Mahaba oras na ito. Matagal talaga ito. Itong ganito. Pag hindi kumasa yung mahaba, ituloy natin, ha? Pag masyado mahaba yung oras, tuloy natin. Putulin natin yung video. So, common o line to, o line to, para malinaw. O sige, common ang, common at saka 1, number 1, 486. So, lagyan natin ang indicate dito na line to, ha. So, ang susunod natin susukatin ay common at number 2. Yung dalawa, common at number 2. So, 445. So, ang susunod natin susukatin ay common at saka number 3. So, common at number 3. So, 390. Ngayon, yung susunod natin ikasusukatin ay auxiliary. No, yung isang linya ng capacitor yan. Pero mas maganda kung auxiliary. May nakalagay naman capacitor tapos yung close parenthesis auxiliary. So, auxiliary at saka 1. No. Auxiliary at saka 1 ay 281. Okay. Tapos ang susukatin natin susunod ay auxiliary uli at saka 2. So, auxiliary at saka 2. So, ang susukatin uli natin ay auxiliary uli. Auxiliary uli at saka number 3. Auxiliary uli at saka number 3. So, 407. Yung last natin na susukatin ay
yung line to ito, no? Kasi kahit isawa natin yung capacitor, magkasama naman, so line to na rin, no? line to na rin. Sige. Nakalista kasi line to at saka yung auxiliary, no? Line common, line to at saka yung auxiliary. Dulot-dulo na ng series yan, eh. So So 691. Okay. So tanggalin na natin tong tester. No. Alisin na natin yung tester. Ilagay na natin to dito. Ito yung nasukat. So ayan yung nasukat. So itong W ito yung windings o yung mga coil. Itong omega, itong symbol na omega, ito yung ohms, no? Ito yung mga reading. Yung capacitor at saka yung line to, kumutay sila, so zero. Ay, sorry. Yung capacitor at saka common, no, o line to, kumutay sila, so zero. Zero siya. Ayan. Ayan bali ang resistance ng motor. 12 minutes. Sige, tuloy natin. No? Kapag sinukat mo itong 1 and 2 at wala kang nakuhang resistance, kapag sinukat mo itong 1 and 2 at wala kang nakuhang resistance, ibig sabihin, putol. Pag putol yan, siyempre hindi aandar. No? Naka-series kasi yan, eh. Pagka itong 2 and 3, wala ring resistance, so putol. No? O kung may resistance man, kung zero man ang makuha mo, ibig sabihin, shorted. Walang resistance, putol, zero, shorted. Walang resistance, putol, zero, shorted. So, ibig sabihin, hindi gagana yung electric pan mo. Pag itong sa 3, o yung main winding kasi ito, eh. Main winding, pag walang resistance, o zero, ganun din, sira din. Pagka itong auxiliary, wala rin resistance, shorted din, di sira din. So, ibig sabihin, nadalit-dalita, sira yung motor. Kung ikabit mo sa isang linya, halimbawa dito, ikabit mo sa line 2, o kaya ikabit mo doon sa auxiliary, o kaya ikabit mo doon sa 1, 2, 3, no? At ikabit mo yung isang ground, ay isang parad ng tester dito sa may core niya, dito sa may bakal niya, at pumalo, ibig sabihin, grounded yung motor, no? So ibig sabihin, magpapalit ka rin ng motor, no? Yan yung ano ng motor. Kasi yung motor, kung titingnan mo yan, ganyan lang yung drawing niyan. Kasi galing sa libro yan, eh. Yung drawing na diagram na yan,
galing sa libro yan eh, oh. Galing sa libro yan. So, binago ko lang yung terminal nung ano, nung yung common terminal nung switch, binago ko lang, itinabi ko rin sa kabila. Kasi pahaba yung switch ng mga electric. Ano. Tinabi ko lang doon. Pero galing sa ano yan? Galing sa libro yung ano na yan, yung diagram na yan. Oh. Mababasa mo yung title sa ilalim. Galing. Matagal na kasi sa akin itong libro na ito. Eh. 1995 pa ito. Eh. Kaya halos 95, 2005, 15, 27 years na sa akin ito. Eh. So, bali, ayan. O, diba, nakikita nyo? O, ayan yung capacitor sa taas. Ayan, sa gilid. O, ayan. O, gulagulanit na nga sa sulat. O, yan. Yan yung diagram niyan eh. Ngayon, kung papansinin mong ganyan, parang kung inaarok mo yung napakalalim na ano niya, na principle niya, o ano niya, yung oh, yung pinaka-principle operation niyan, eh ganito yan. O ganito yan. Ganito mababasa mo niyan. No? May counter, may clockwise, may counterclockwise, may clockwise, may counterclockwise. No? May beginning at may end. Beginning, ending. So, ibig sabihin, mas lalong matagal pagka pinag-aralan natin yung ganyang istorya niyan. So, matagal. No? So, kung siya ni, ano, meron pang ganito yan. Meron pa yan na ganito, yung polarity. No? Kasi yung iba ginagamit, beginning, ending. No? O kaya, oh, sorry. Yung ibang ginagamit, yung clockwise at saka yung counter clockwise. No? Pero sa ibang libro, ang ginagamit na ano, polarity. So, north at saka south. South, north. North, south. South, north. North, south. Ganun. Paikot yan. No? Paikot. So, yan. No? So, yan ang istorya niyan, yung rewind na yan, no? Ngayon, pag-usapan natin yung operation niyan, no? Pag-usapan natin yung operation na ito na, ano, ito, itong auxiliary, katuwang to ng main. Main. Itong additional na coil na to, sa 2 at saka sa 1, pwedeng umandar to, itong dalawa, itong auxiliary at saka main, kahit wala itong 2 and 3. Kasi yung exhaust fan, wala namang, ano yun eh, wala namang 1 and 2 yun eh. Isang speed lang ang exhaust fan eh. Isang speed lang ang exhaust fan. Dalawang wire lang, kaya pag kinabit mo, sinaksak mo sa outlet, andar na. Wala itong dalawang coil na to. So, wala. So, pwedeng umandar yan kahit wala yan dalawang coil na yan. So, kumot, pwede mong pahinain, nag-series ng dalawang coil. Nag-series uli ng coil para sa control nung, ano, nung ikot ng, ano, buga ng hangin. No? Pero kung wala itong main, at ito lang 2 at 1, at saka itong auxiliary, hindi pwede yan. Kasi, pag ginamit mo yan, nawala yung main, at
sinaksakan mo ng boltahe yan, iikot ng mabilis yan, matulin na matulin, sabay putok. No? Kasi, konti lang ang turn nito. Ang turn o ikot nito at saka ito, kaunti lang. No? Yung dalawang yan. Kaya, hindi niyang kakayanin yung pressure ng bolts, ng pressure ng boltahe. Kaya yan, iikot ng matulin yung rotor niyan at puputok. No? Kaya ito mahalaga yung main. Kasi pwede yung 2. Pwedeng walang 2, pwedeng walang 1. Pero hindi rin pwedeng walang auxiliary. Kasi itong auxiliary, ito yung starting eh. Ito yung tumutuwang sa main para umandar. Dalawa sila niyan eh, dalawa. So, yun. Yan ang ano niyan. Yan ang trabaho niyan. 55, 21 minutes. Sige, tuloy tayo. Ngayon, bakit bumabaliktad yung ikot ng electric pan kapag nagkakamali ng kabit? No? Ito kasing kapasitor, ito yung torque. Ito yung nagpapalakas ng torque o yung volume ng rotating. Yung rotate yung volume niya. Dito yan sa auxiliary at saka sa main. No? Pag nasa 1, nasa 2, katuwang din yan doon din. Pero yan, i-focus natin sa capacitor. Kapag tama ang kabit mo, dito magsisimula, dito yung line to sa common, tapos dito yung capacitor, papasok siya ng auxiliary. Pagbigay mo ng voltahe niyan, pag-supply mo ng voltahe niyan, ang una magtatrabaho niyan yung capacitor. Papasok dito yung capacitor. Yung voltahe ng capacitor. May voltahe yan, ayan oh. May naka-required na voltahe dyan eh. Kung anong voltahe yan eh. 400 volts. Oh. 400 volts. No, may testing ako nito sa video ko, nasa bandang ilalim eh, yung mga unang-una kong video kung bakit paano nagdedik eh. Papasok dito 'yan. No, kumot nag-i-storage siya ng voltahe. O pinatataas niya yung voltahe, yung torque niya, yung ano niya, i-drive niya itong auxiliary kasabay nitong main winding. So aandar yung electric pan matulin, 'di ba? Ngayon, katulad nga nung nakita nyo doon sa libro, may polarity ang rewind, ang mga coil. May polarity. Itong kapasitor na to, makikita mo lang to na red and black, pero wala itong polarity. Balik-balik na rin mo man to, walang problema. Pero itong rewind, may polarity to. Ito yung kapasitor na may polarity. Yan. Oh, may makikita kang negative sa side. Yan yung may polarity na capacitor, ginagamit sa electronic. Kapag mali ka ng kabit niyan, yung negative kinabit mo sa positive at yung positive kinabit mo sa negative. Pag binigyan mo ng voltahe yan, putok yan, sabog yung capacitor na yan. Lalabas yung langis niyan at saka yung insulation niyan sa loob. So, yan. Pero ito, Itong rewind na to, may polarity to. Kung magsisimula ka ng north, south, no? Kung magsisimula ka ng north, south, ang dulo ng north, south. Parang ganyan. O, kita niyo yan. Diba? North-south yan. North-south. Yan. Ito. Ang simula ng clockwise, ang dulo, counterclockwise. No? Kumot ang kapasitor, nagtatrabaho,
as high starting torque para dito sa ano sa auxiliary, taas niya yung torque para umandar yung electric pa ng mabilis, eh ganyan ang kabit niyan. Dito magsisimula ang pag-ikot. Ito north south north south. So yung common naka-facing ng south at yung auxiliary naka-facing ng north. So pagpasok ng boltahe galing sa capacitor na almost 400, hindi nakakasunog yun, ha? Kasi ano yun ni, capacitor lang yung maliit, yung storage nun, mataas man yung boltahe nun, pero maliit lang yung current nun na sa loob, no? Ano lang siya, nag-storage lang siya ng ano. Pagpasok ng boltahe rito, kumut north ito, iikot siya ng pa-north. Iikot siya ng forward. Dahil dito nagsimula yung starting torque. Ito yung auxiliary. Iikot siya ng forward. No? Pero pag nagkamali ka ng kabit diyan, no? Yung supply mo, yung line to mo, hindi nagbabago yung position ng capacitor, ha? Walang binabaliktad na capacitor, ha? Walang binabaliktad na capacitor. Yung line to mo, eh, dito mo na ikabit, sa lugar na to, ito, yung papunta ng auxiliary, ang magiging pasi niyan, dito magsisimula yan, yung capacitor. Dito magsisimula yan. Papasok yan dito, yung boltahe niyang mataas. Paandarin niya tong main. Paandarin niya tong main winding. Itutulak niya to ng facing south. Babaliktad yung ikot ng motor. Naka-facing siya ng south eh. No? Ang mangyayari niyan, itong main winding ang magiging auxiliary. At itong auxiliary ang magiging main winding. No? Baliktad ang ikot niyan dahil yung torque ng capacitor pumasok siya sa facing south. So ni-reverse niya yung ano yung rotation. At naging auxiliary siya at ito'y naging main. Yan ang dahilan kung bakit bumabaliktad ang ikot ng electric fan. Walang polarity ang capacitor. Balibaliktarin mo man yan, walang problema. Basta't ganyan ang connection mo, nakakoneksyon ka na ng ganyan, line 2 sa common, 3, 2, 1, line 1, no? Tapos yung isang linya na andito. Kahit balibaliktarin mo itong capacitor na to, hindi magre-reverse yan. Hindi magre-reverse yan. Dito nagre-reverse yan sa 2. Nagbabago yung sa line to, nagbabago yung ano niya, yung torque. So parang ito yan, no? Basahin niyo na lang kasi pag binasa ko maano eh, ma ayan, no? Reversible motor yan eh, ayan, no? Ayan yung bandang taas, ito yung bandang baba. No, ito yung bandang baba. Yan, layo natin ng konti. Yan, kaya ba? Siguro pag screenshot niyo yan, kaya yan. O yan. No? Wala nga lang yung speed na 1 and 2. No? Wala lang yan. Wala lang itong 2 at saka 1. Pero yung common at saka auxiliary, meron yan. Main winding, auxiliary winding. Di ba? Ang sabi niya, ito, babasahin ko, ha? When the reversing switch is in the B, ayun yung B, B position, the auxiliary winding becomes the main windings. No? And the main winding becomes the auxiliary winding with the switch A position. Both winding function as shown in the diagram. So, nagpapalit siya, no? Nagpapalit-palit siya. So, yan ang reversible na nagre-reverse. No? Medyo mahaba na yung oras. Cut muna natin, ha.
So, cut natin. Haba na yung oras eh. So, yun, yun po ang ating ngayong ano na napag-aralan na ano na gagawin. No, kulang sana eh, no. Pero magtutuloy uli ako ng isa. Total resistance lang naman niya na ano na nakuha natin. Hindi natin pwedeng isunod yung operation ng motor yun. So, muli po, maraming salamat. Ako po muli si MRTDJLP. Salamat.